Hello, good morning, everyone. Kumusta po kayo, mga kaibigan? Mga subscribers, salamat sa inyo sa pagtulong. Thank you for your full support. Yung mga nag-unsubscribe, bakit kaya? Imbis na tumaas ang subscribers, bumabawas. Ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat na tumatangkilik, nanonood, nagla-like, nag-share, at nagsusubscribe. Yan lang aking pakiusap. Yan po ang aking panalangin na at least makarating tayo ang Abang Lingkod at Ban EPPJ channel ay maka 1K man lamang na subscribers para maging member po ng YouTube. YouTube partner ka nga. Yun po ang quota or requirements. One of the requirements is to reach 1K subscribers and at least 4,000 public watch hours. Kaya nang nasama, nabanggit ko na nung mga una ko pang vlog, lampas na po sa 4,000 public watch hours. Kaya lang ang subscribers ay napakalayo pa. Nasa kalahati pa lang ng 1K. So, sana kahit hindi maganda ang video at marami pang dapat ayusin at improve bilang iyong kaibigan, ay maawa na po kayo na mag-subscribe yung hindi pa nakapag-subscribe. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay ang pagbabagong buhay. Alright? Yan po ang aking paksa na sa umagang ito ng ano bang date ngayon? Wednesday ngayon at 28, December 28 na po. Kahapon ay 27, Monday 26, Tuesday 27, and Wednesday ngayon ay 28. So ilang araw na lang, magbabagong taon na. Ilang tulog na lang, tatlong tulog na lang. At akin na, at atin na naman pong tatahakin at madadama ang bagong panahon o bagong taon. Hindi na po tayo babalik sa nakaraan, kundi papunta na tayo sa future, 2023 na po, 2023, napaka-tagal na po ng panahon nang dumating ang Panginoong Hesukristo, more than 2,000 years ago. Pero marami pa pong tao ay hindi nagbabago at hindi po gumagawa ng ayon sa pinag-uutos ng Panginoong Diyos. Hindi pa rin nasusunod yun. John 3:16, memorize na natin yun. Hanggang memorization lang, hanggang alam lang natin, naiintindihan, naunawaan, naliliwanagan, subalit hindi ginagawa sa tunay na buhay. Hindi natin tinatanggap at hindi natin sinasabuhay ang kabutihan na inuutos ng Panginoong Diyos. Alisin na po natin ang tinatawag na inggit. Inggit. I-N-G-G-I-T. Inggit. Sa puso. Hindi lang sa isip, kundi sa puso, alisin, linisin. Yung po ang dapat nating New Year's resolution. Into na ang pag-scam, kung kayo scammer, swindler, hackers, please stop it. Kung kayo may bisyo, katulad ng Panini Garillo, pag-gambling, bisyo sa babae, bisyo sa pag-inom ng alak at kung ano-ano pa na nakakasira sa inyong kalusugan. Para humaba pa ang buhay,
Hihinto na po ninyo yan. Yung pag-isip ng masama sa kapwa. Pagbudol-budol, panggugulang, pangdaraya, mga negosyante, yung mga korap sa pamahalaan, yung tinatawag na corruption, hindi lang bawasan kundi ihinto na po natin yan. Sapagkat po tayong lahat ng mga tao ang naapektuhan. Hindi lang po kayong mga politiko, hindi lang yung kayong mga mayayaman na limpak-limpak ang pera ang naapektuhan. Bagay, hindi naman kayo naapektuhan dahil kayo nga ang korap eh. So yung mga OFW katulad ko naapektuhan. Kaming mga OFW, unang-una, kaya hindi makauwi dahil wala namang negosyo dyan. Walang capital. Naubos lang sa pagbabayad ng visa sa ibang bansa. Sino pa napiktuhan? Mga senior citizen. Na tumanda ng mahirap mula ng isilang corruption hanggang tumanda, hanggang sa mamatay. Hindi na enjoy ang benepisyo patulad ng ibang lingkod. Wala na yung nahihulog ko sa SSS. Pag nagreklamo dyan, nag-claim, sasabihin, wala na. Wala yung nahihulog, nakalimutan na, wala sa record kung ano-anong mga palusot ninyo dyan. Wala nang ang trabaho dyan. Kailan po kayo magbabago? Kailan tayo magbabago? Mabuti pa pang panahon, ang taon ay nagbabago. Ang kalikasan nagbabago. Kaya nga may tinatawag na climate change. Nagbabago ang climate o klima o ang kalikasan. Nagagalit na sa mga tao sapagkat tayo po, kayo po, hindi po ako kasali dyan. Kayo na mga gumagawa ng masama. Binawasak ninyo ang kalikasan, mining, pagpuputol ng punong kahoy, laging concession, kayong may mga big time business, conglomerate, and etc. etc. Trillion-trillion na po ang inyong nalulustay. Mga politiko, hindi na makaalis. Ginawa nyo ng negosyo ang posisyon ninyo, pabalik-balik na kayo dyan sa inyong pwesto. Bakit hindi pa ba nauubos ang kaban ng yaman ng Pilipinas at binabalik-balik ang paninyo? Wala naman kayong nagagawa tulong, lalo na sa mga OFW yung katulad ko. Kailan po ang abang lingkod naging OFW? Sige nga, inyong ang sabihin, i-comment ninyo kung inyong mahuhulaan. So hindi nyo mahulaan. 1980 pa po. 2023 na ngayon, hindi pa rin ako makapagpundar ng maayos na buhay dyan sa Pilipinas. Nakapagtrabaho naman ako po dyan ng ilang taon. Puro stress ang inabot. Puro stress ang binibigay. Kasi mga korap ang namumuno, mga administrador dyan, mga punong guro, mga head principal suspect, mga headache teachers, pati sa ulo. Kung sino pa yung mga nuknuk sa corruption, kung sino pa po ang nuknuk sa bisyo, sila pa po ang napopromote. Dahil marami silang connection, maraming kakilala sa departamento. Yan ang babalitaan po natin, di po ba? Kung ano ang mga corruption dyan. Sino nagbabalita? Di ba kayo din? Kaya nai-stress kami dahil kakakapakinig sa mga balita. Walang puro bad news. Walang good news. So ang good news ay ang salita ng Diyos. Palagi kayo nasa simbahan. Simba ng simba, samba ng samba. Ang iba naman, sumba-sumba. At the end of the day,
ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago. New Year na naman. How many years? Kailan? Darating na ang Panginoong Kristo? Baka matulad tayo sa Sodom and Gomorrah. Ang mga nangyayari po ngayon, mga kaibigan, ng mga ugali, masasamang kaugalian. Yan po ang mga ugali ng mga tao noong panahon ni Noah, panahon sa Sodom and Gomorrah, kung bakit nagkaroon ng flood sa Noah, noong during the time of Noah. Galit ang Diyos. Pinarusahan ang mga tao sapagkat hindi nagbabago. At yan po ay napanggitling sa New Testament. Na darating ang panahon, ngayon ay katulad ng panahon ni Noah. At ng panahon naman ni Lot, ang mga ugali noon, makikita mo rin sa ugali ngayon ng mga tao, kaya nga yung Sodom and Gomorrah ay pinarusahan ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng apoy, tinupok ng apoy. Yung una ay floods, baha, tubig. At ang ikalawang parusa ay apoy. Pag ang Diyos ay nagalit, wala pong makaka-counter. No one can counter or oppose the power of God. May mga antikristo, pero hindi ninyo mahadlangan kapag ang Diyos ay nagparusa sa tao. Ngayon may pandemic. Bakit may pandemic? Kasi ang mga tao hindi nagbabago. Ganun pa rin ang kalakaran ng mga tao. Ganun pa rin ang pag-ugali. Pasama ng pasama. Mga kriminal, hindi nagbabago. Ang pagbabago po ay magsisimula sa sarili. Sarili mong buhay. If you want to change for the better, you can do it. Kahit na gusto ng Panginoong Diyos na tayo baguhin, kung ayaw ninyong baguhin, kung ayaw ninyong hinto ang bisyo, kung ayaw kayong huminto sa pagkukurakot, sa pagiging kurap, huwag niyong hintayin ng Diyos. Ang gusto niyong pagbabago ay ilagay kayo sa impyerno. Yes, God can punish those people at any time. And Jesus Christ will come at any time in His own will. Wala pong makakaalam sa Kanyang pagdating. Kahit kayo pa ay nag-aral ng Doctor of Divinity, sangkatutak ang doctorate ninyo, kung kayo pa ang pinakamatalinong linalang sa mundong ito, you will never know the time and the day of the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Siya po ang darating, hindi yung kung sino-sinong mga taong nagsasabi na sila ay Diyos-Diyosan din. Mga Diyos-Diyosan. Hindi Diyos-Diyosan po ang darating. Tunay na Diyos. Yung nagligtas po sa atin na pinadala ng Panginoong Diyos, the Almighty God, na si Jesus Christ in His glory, makikita pagbaba sa kalangitan. And there will be thousand of angels singing in the clouds. And Jesus Christ will be seen in, by our naked eye. And there will be happiness for those who are saved by Him, by Jesus Christ, sa pamagitan ng pagsunod sa Acts 2:38. Nagsisi kayo. Repent and be baptized for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Napakalinaw po yan. Kailangan yung kayo ay tumanggap kay Kristo na bautisman ay kayo po ay nagbago. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ngayon, wala na ang inggit sa puso ninyo. Nawala na yung pagkamatapobre ninyo. Nawala na yung pandaraya sa kapwa. Wala na yung pagyayabang, pagmamataas. Nandun ang humility. Nandun yung paliwanag kung ano ang tunay na karakter ng isang mananampalataya. Saan nasulat ang tunay na karakter? O pag
uugali. Di ba sa 1 Corinthians 13:1-13? Na kahit na kayo pinakamatalino, na kayo'y lahat ng lingguwahe kaya niyong sabihin, or you know all the languages and you can speak even the tongues of men and of angels. Ariyan yan. Basahin ninyo, gawin ninyo. Kung wala kayong tunay na pag-ibig o agape, then you're not godly person. At ang Diyos naman ang naghuhusga. Hindi naman dinajudge kayo ng tao o ako ang magjudge sa inyo. We are being judged by the word of God. Ang nag-judge sa atin yung salita ng Diyos. Sinusukat tayo. Kaya nga may sinabi sa banal na kasulatan na tayo titimbangin. At tinimbang ka ngunit kulang. Di ba? Nasa Old Testament yun. Ganun ang nangyari noon. During the time of Prophet Daniel. Tinimbang ngunit kulang. Nagpapatawad ang Panginoong Diyos kung tayo marunong maghingin ng tawad at tayo'y tunay na nagsisisi. Godly sorrow. Hindi lang yung pakitang taong pagsisisi. Hindi lang yung basta iiyak tayo. Kundi sa ating pagsisisi, magbabago talaga tayo. We'll sacrifice. True love is sacrifice. Maraming stressful na bagay sa mundong ito. Hindi lang pagkain na nakakasira sa ating isip, kundi ang ating kapwa. Namamatay ang tao hindi lang sa sobrang pagkain, mga bad cholesterol, kung ano-ano pa, hindi lang yun ang nakamakamatay. Kundi yung stress na ginagawa ng mga tao, ng mga masasamang pag-ugali, na kapag tayo hindi nakapagtimpi, na control ang ating emotion ay maaari tayong magkasala at makamatay ng kapwa. Kaya ang Panginoong Jesucristo and the Holy Spirit ang ating kailangan upang makontrol ang ating emotions. Yung mga tao kapag nakita kang tahimik, masaya, at wala kang problema, bibigyan ka ng problema. Kasi nagpapagamit sila sa Diablo, nagpapagamit sa bad spirit. Saan man kayo pumunta sa mundo, maraming mga taong being controlled by the devil, by this satanic power, by bad spirit. So yun po ang iwasan natin. Huwag tayong makikinig sa mga fake news na nagbibigay ng stress sa atin. Nakinig tayo, magbasa tayo ng banal na kasulatan ng Biblia. Tayo mismo, bumili kayo kung wala kayong Biblia. Manghiram kayo kung may mahiraman. Kung hindi nyo maintindihan, humingi ng tulong sa nakakaintindi. Manalangin. Hanapin nyo ang tunay na panalangin. Gawin ninyo. If you want to be saved, and if you want your name will be written in the book of life. Sapagkat kahit na kayo pinakamabait, pinakamabuti, pinakamaraming na itulong sa kapwa, you no one can outgive the Lord God. No one can outlove the Almighty God in Jesus Christ. Hindi natin malampasan ang mga tinulong ng Panginoong Jesucristo na sabihin tayo ang mas mahusay at maraming ginawa sa mundong ito. Wala po tayong nagawa. Ang ating sarili, ang ating physical na katawan, pag-iisip, mga ari-arian nating kaluluwa is owned by God, the creator of heaven and earth. Wala tayo pong may pagmamalaki sa mundong ito. We are nothing without Jesus Christ. We are nothing. Huwag niya ipagmalaki ang kayamanan ninyo, ang inyong profesyon, ang katalinuhan ninyo, sapagkat hindi yung sarili yan. Kung kayo alis, tayo alis sa mundo ito, wala tayong maiiwan kundi ang memories na nangyari sa atin dito sa lupa. The good memories, kung maalala pa tayo ng mga tao na ginawa ninyo ng kabutihan. Huwag niyong sabihin na may mga tao na hindi nagbibigay, hindi mayayaman na, hindi pa nasasatisfy.
Kulang pa rin, sobra na ang yaman. Hindi pa rin ako kontento. At sasabihin, gagawin nila ang gusto nila sapagkat hindi mo naman madadala ang kayamanan. Totoo po yan, hindi madadala sa kalangitan o sa ikalawang buhay. Pero maisi-share natin. Kung kayo nagpapayaman, isi-share nyo sa iba kung aalis na kayo. Kaya sabi nga ng doktor, pag mayroon ng mga signs na kayo ay kukunin na o kaya alis na sa mundo, i-prepare nyo na. Mayroon kayong mga matutulungan na mahihirap, may mga batang matatalinong hindi nakapag-aral sapagkat walang pang-tuition, ibigyan nyo sa kanila, i-share ninyo. Sa mga charitable institution, mga seminaryong nag-aaral ng banal na kasulatan, na mga ngaral na tunay na mga ngaral, ibigay nyo sa kanila ang iiwan ninyo. Tama yan, hindi nating madadala, pero maibabahagi ninyo ang kayamanan sa iba na nangangailangan na walang kayamanan. Marami kayong kutsi. Sobra-sobra na. Ibigay nyo dun sa kailangan ng transportation. Kahit luma na yan, basta kaya pang gamitin. May bisikleta kayo, may motorsiklo kayo, you can share it. May kayamanan kayo, may gold kayo dyan, may pera, may farms. Whatever you have, may kasabihan. It is not what you have, but what you can share that makes a difference. Yan lamang po aking masasabi sa inyo. At salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo tunay na nakikinig. Salamat sa inyong tulong. Kung mayroon kayong comment, you can comment below. Provided it must be positive, not destructive, but is constructive. You can criticize, but see to it that it is constructive criticism. Huwag yung nakakasira, nakaka-stress. Nakakatulong na kritisismo. Maraming tao nagki-criticize, pero destruction, para siraan ang kapwa. Hindi maganda yon. Isa ring jablo yon. So huwag kayo magpakontrol sa jablo, mga kaibigan. Magpakontrol kayo sa Diyos, kay Jesus Christ, sa Holy Spirit. Be controlled by the Almighty God, the Son and the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Yan lamang po masasabi ko. Ito po ay paalaala. Hindi po ito reaction. Hindi po ito opinion. Ito po ay information. Para ma-inform kayo na darating ang Panginoon si Kristo anytime. So you must change for the better. Para sa inyo po ito, I'm always prepared. I'm prepared. A long time ago, nung mula nang tanggapin ko ang Panginoong Hesukristo sa bautismo, immersed baptism, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, I was immersed in water baptism. And before that, I repented my sins. And I'm sure that I changed for the better. Alis in ambisyo. At nampalataya din po ako, mga kapatid, mga kaibigan, ako'y pinatawad na ng Diyos. At binibigyan ako ng mahabang buhay at kalakasan. You can feel it. You can feel it that you have been forgiven by God. You can feel it because God will protect us. God will give us long life, eternal life. And physically, mentally, and spiritually, you will feel strength and upliftment through His words and in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan po ang aking masasabi. Marami po tayong magagawang mabuti sa mundong ito. Huwag nating piliin ang gumawa ng masama. Kung hindi gumawa ng mabuti, we must be an advocate of righteousness. Because our God is a God of righteousness. He is the God of the living. And He is the God who is good all the time. Thank you very much. And Happy New Year sa lahat po. Mga kaibigan ko man o hindi kaibigan.
Salamat ng marami. Thank you, Lord God, for everything. Signing off.